Gandang araw po sa ating lahat. Ako po si Joseph, isang Bible reader. Basahin po natin ang istorya nung nangaral si Pablo sa Atenas na puno ng Diyos Diyosan. Ito po ay nung nagtindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinaysay sa mga tao ang tungkol sa Diyos. Acts 17:15-34. Datapot silang mga nagsipaghatid kay Pablo ay dinala siya hanggang sa Atenas at nang matanggap na nila ang pautos kay Silas at kay Timoteo na madaling-madali silang nagsiparoon sa kanya ay nagsialis sila. Samantalang ang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas ay namuhi ang kaniyang espiritu sa loob niya sa pagkamasid niya sa bayan na puno ng Diyos Diyosan. Kaya't sa sinagogay nakipagmatuwiran siya sa mga Hudyo at sa mga taong masisipag sa kabanalan at sa araw-araw sa pamilihan sa mga nakikipagkita sa kanya. At ilan naman sa mga pilosopong Epikureo at Estoiko ay nakipagtalo sa kaniya at sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng masalitang ito? Binagabag ang mga iba? Parang siya'y tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang pagkabuhay na maguli. At siya'y tinangnan nila at dinala siya sa Areopago na sinasabi, mangyayari bagang malalaman namin kung ano itong bagong aral na sinasalita mo? Sapagkat nag-aatid ka ng mga kakaibang bagay sa aming mga tainga. Ibig nga naming malaman kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Lahat nga ng mga Ateniense at ang mga taga-ibang bayang nakikipamayan doon ay walang ibang ginagawa kundi ang magsipagsaysay o mga kinig ng anumang bagay na bago. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang reliyoso sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Iyaon nga ang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumataan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao para sa bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. At ginawa niya sa isa ang lahat, bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng lupang ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos na mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ang Diyos baka sakaling mapuhap nila siya at siya'y masumpungan. Bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa kanya'y tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao, na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa kaniyang lahi. Yamang tayong ay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang mga pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Panginoon. Datapot ngayon ipinagutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinilaga
na ito ay pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. At nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay na maguli, ay nang libak ang ilan. Datapot sinabi ng iba, pakikinggan ka naming muli tungkol dito. Sa gayoy umalis si Pablo sa gitna nila. Datapot nakisama sa kaniya ang ilang mga tao at nagsisampalataya na sa mga yahoy isa si Dionisio na Areopagita at ang isang babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pang kasama nila. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakisubscribe na lang po. Salamat, yun lamang po. Sana po ay may natutuwan tayo.